Para po sa umagang ito, ang nais ko pong pagnilayan natin ay yung isang bagay na alam natin na sa ordinaryong pamumuhay natin sa ibabaw ng lupa ay kailangan natin. Sapagkat tayo po ay maraming mga human activities. Ito man po ay sa pamilya, ito man po ay sa ating mga personal na pangangailangan, at sa pamamagitan po ng pagninilay ng salita ng Diyos, makikita natin kung papaano natin gagamitin ito na magdadala sa atin sa kaligtasan. Ano po ito? Pera. Pera. Lahat po tayo, kailangan po natin ng pera. Sapagkat napakarami po nating human transactions na nangangailangan ng pera. Ikaw ay kakain, ikaw ay magpapaaral ng iyong anak, ikaw ay bibili ng iyong damit, magbabayad ng kuryente, ng telepono, ng internet, ng tubig, ikaw ay magme-maintain ng bahay, magme-maintain ng iyong sasakyan. Habang tayo ay nasa ibabaw ng mundong ito, kakailanganin palagi natin ang pera. Ano po yung magandang pagtingin sa pera? Upang ang pera po ay hindi maging dahilan ng ating kapahamakan, kundi maging daan ng ating pagpapakabanal. Ang una po ay kukunin natin sa unang pagbasa na napakinggan natin mula kay Timoteo. Ang sabi po dito, ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag ng masamang hangaring nagtutulak sa kanila sa kapahamakan, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Ang sabi po dito, ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan. Kaya po may mga tao para yumaman ng daraya ng iba. May ibang tao na para yumaman, pumapatay ng kapwa. May ibang tao para yumaman, hindi ibinibigay ang angkop sa kanyang kapwa. Halimbawa, mayroon kang kasambahay, ibinibigay mo ba ng tama yung angkop na sweldo para sa kanya? Ang paalaala po sa atin, anuman ang gagawin natin, sisiguraduhin nating angkop ito sa plano ng Diyos. Hindi po pwedeng tayo ay magpapayaman sa anumang paraan, lalo't higit kung ang paraang ito ay tumutungtong sa karapatan at dignidad ng ibang tao. Ang ikalawa po ay kukunin natin sa mabuting balita ngayon. Ang sabi po, ito po ay napakasimpleng mabuting balita. Ini-enumerate lamang kung ano po yung mga ginagawa ng mga tinawag niya. Pero very significant po yung ending. Ang sabi dito, ang ari-arian nila, ang itinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Ano pong ibig sabihin nito? Huwag tayong makakalimot na magbigay ng bahagi natin hindi lamang sa Diyos, kundi pati sa paglilingkod at pagmamahal sa kapwa. Maganda po na tayo din ay mayroong charitable actions kung saan ang isinusuporta natin ay yung mismong nanggagaling sa atin. At napakarami po niyan. Pwede po kayo maghanap ng mga charitable actions na siguro po ay magbibigay kayo monthly. Halimbawa po ay grupo ng mga sumusuporta sa may cancer, grupo na sumusuporta halimbawa sa mga inaabusong mga bata o mga kababaihan. Ito po ay pamamaraan natin na yung pera natin
ginagamit natin sa paglilingkod sa kapwa. Sa misa pong ito, hihilingin natin sa Panginoon na nawa huwag tayong mahulog sa labis na pagmamahal sa pera. Ganoon din, nawa ang pera natin magamit natin sa paglilingkod sa Diyos at sa paglilingkod sa kapwa upang ang mga ito ay magdala sa atin sa kaligtasan.